latest development dito po sa Manila North Road project. Massive po yung ginagawang cutting of trees. Kayo po ba ay nakapagkuha ng permit sa DINA sa pagpuputo ng ito? Opo, mayroong clearance na binigay ang kwan ng DNR na within 3 months, dapat maputo lahat yun. 90 days. 90 days. Effective November 4, 2013. Now, how many percent na yung napuputo na lang din? Almost... mga 400 na yung naputol, yung mga gano'n na. Kasi sa mga 1,900, mga 400 na yung naputol. Saan particular na area yung concern ngayon? Ongoing yung pagpuputol ng puno? Yung pagpuputol ng puno, ongoing ngayon dito sa may Villasis sa section. Pagkatapos sa binalo na ng section doon sa may Sumognit. Dito naman sa Villasis section, dito sa may Bakag. Sa Pusurubio, hanggang season, masim na rin yung pagpuputo doon. Ongoing na rin. Ano pong gagawin doon sa mga cut logs? Pagputo na puno? May MOWA dito yung tungkol sa, sa district office, including LGUs. At saka DNR, na lahat na mapuputol na kahoy, mapupunta sa LGUs, ito-turn over lahat sa LGUs. Yung mga naunang naputol na puno, what happened to that? Saan na yung mga napakaraming, tansong mga cut logs? Yung mga puno, yung mga unang naputol na nasa DepEd dito sa may Binalan, One Makarae High School ba yun? Doon ipon lahat yung mga naputol. Well, na-check po namin, Engineer, almost wala na pong naiwan doon eh. Anong monitoring niyo, sir? Wala na po kaming doon na kinalaman dahil basta na-turn over na namin sa mga principals sa kung ng mga concern na eskwelahan. Hindi na namin alam kung paano na ginagamit yun. We conducted actually an interview with some school heads. And they told us, wala naman daw dumating kahit isang silya o table sa mga schools nila. So, itataka kami kung nasaan napunta yung million worth of catalogs. Nilagay sa division office? Wala na po kaming alam yan dahil lang alam namin, division office at saka yung mga eskwelahan na andan nila, sila na lang ang siguro dyan.